Ayan. Sabi niya, "Good morning, Francis," sabi niya. Ayan. Sabi niya, "By the way, ma'am," sabi niya, "she will keep the letter. Told ya my mom is different. They are really not into money. Also the groceries she shared with the pedicab driver, carpintero, basurero, and helper." Look at that. Hira na lang yung mga pure heart ngayon. Kung makikita niyo yung offer ko, is $250,000 for a letter. Yes. Si... Yun guys, so napakabait naman ng taong pinag-anuhan ng letter ni Sir Francis Leo Marcos. So ginawa niya dun sa binayad ni Sir Francis Leo Marcos ay pinamahagi niya sa mga pedicab. So nakita niyo naman siguro yung binasa ni Sir Francis Leo Marcos. So napakabuti naman ng tao, ng puso. Ang puso ng taong yon kasi pinamahagi niya yung mga kanyang natanggap mula kay Sir Francis Leo Marcos. Yung kumbaga, yung ibinayad ni Sir Francis Leo Marcos doon sa letter ay pinamahagi niya lang sa mga taong bayan din, sa mga nangangailangan. Ala na hindi ka nais-nais sa buhay ko ay bahagi nun ng sulat na yon. Yes. Ngayon, nag-message sila. Nakita niyo naman. Sabi ni Abby, "Good morning, Francis." Kasi sabi ko kagabi doon sa live ko, "Send me a message. If you really wanna sell that letter, I'm gonna get it back. And my final offer para sa piece of letter is $250,000. Yes. Binibili ko siya ng $250,000. Yung letter na yan. Sabi niya, "Good morning." Sabi niya, "By the way, mom said she will keep the letter. She doesn't want the money." Si Delia Lopez, nagpapadala ng 50 star. So they are really different. They are not into money. Kung si Mel Caridawan, idol, sir, shout out, silent supporter from Singapore. Thank you. So kung yung letter na keep nila for almost 4 years, how much more napahalagahan nila ako mismo. So yun yung reason bakit ko siya binabayaran ng ganun. Why? Kasi sulat lang yun eh. Magkano yung offer ko, Bon? Yung pinaka-final offer ko? $250,000. $250,000, no? Eto, nag-message si Abby ngayon, no? Ayan, no? Ayan. "By the way, mom said she will keep the letter. Told ya." Ayaw. $250,000. Damn! Sulat lang yun, ha? Kaprasong papel. At ang pinagsulatan ko noon, notebook pa na may sulat-sulat pa sa likod. Kasi walang papel doon eh. Nung nasa loob ako ng kulungan, walang papel. Yes. Yan ay magiging kabanata at ala-ala. Salve Balaoro, FFCA Singapore. Yes, thank you. Sa star. Diba? So, alam mo yun, para pahalagahan nila yung kapirasong sulat na yun. With my signature, yung date kung kailan ko ginawa yung sulat. Di ba? Yes. Yes.
Yun yung sinasabi ko. Quarter million, di ba? Ayaw, tinanggihan. Yes. Kung napahalagahan nila yung kaprasong sulat, di mas pahalagahan nila yung pagkatao ko. That is the purpose. Why I want to get it back. Diba? But for you to find out, mag-isip, bakit ko siya binibigyan ng halaga? Eh, pwede naman ulit akong gumawa ng sulat, ako naman yung may firma. No. Ang mahalaga dun is, when I give it to someone, yung someone na nagpahalaga. Yes. Para dun sa nag-hack ng page ko, aba. Eric Taba. Yung pinagsasabi mo'y kagaguhan. Oo. Yung pangalang sinasabi mo'y hindi nga nagpakita sa korte yan. Kahit anino niya, hindi siya nagpakita sa korte. Kaya yung pinagsasabi mo'y kaungasan mo lang yan. Yan ang mga salita ng pare-parehong sinungaling. Yan. Yung sinasabi mo, yan ay kasinungalingan mo yan. Lumayas ka rito at hindi ka namin kailangan din eh. Isa kang malaking G-O-N-G. Magka-double yun. G-O-N-G, G-O-N-G. Yan. Yung ka. Ayun. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Itong ginagamit kong FB na to, ito'y patay na FB na. Kumbaga, hindi ko na siya ginagamit. Yung page na yung ginamit ko. In 3 weeks time na mula nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kulang-kulang kalahating million subscriber doon. Yes. So, hindi naman tayo nangihinayang doon sa income na nangyari doon. Kung pera pag-uusapan, napakarami natin yan. Yan. Ay, nangihinayang ako doon sa mga taong maliligaw. Yes. So, imbes na makatulong tayo, nakokontrol yung pagtulong natin. Oo. Yung mga basher dyan, alam mo yung mga salita nyo, puro indirect. Okay, puro indirect. Puro indirect yan. Hindi natin papatulan niya, indirect eh. Eh, kaya may sinasabi si ganito, may sinasabi si ganito. Puro indirect yun. Yung taong sinasabi mo, pag-livein mo, pagsalitain mo ng pangit, pagka hindi ko nilamutak yung mukha niya sa harapan mo, ewan ko na lang. Sabihin mo doon sa taong sinasabi mo, mag-live ka mo. At sabihin mo yan ng live, yung mukha mo nandun, nagsasalita ka ng pangit tungkol kay FLM. Ipinapangako ko sa'yo, ibubuhol ko siya sa'yo. Yun yun. Nako, hindi ko papatulan yung mga salita mong ganyan. Nako. Ay, hindi nyo ako kaya. Ay, nako. Paano nyo ako kakayanin? Eh, napakarami kong pera. Marami akong kapanyarihan. Yan kasi sinasabi mo ay puro indirect. Indirect yan eh. Gusto mo ako magsalita ng pangit against doon sa tao na yon? Hindi mangyayari yon. Hindi naman ako BOBO na katulad mo eh, di ba? Di ba? Alam mo ang tingin ko sa inyo, kayo yung mga asong galisin na naglalakad sa kalsada na dumidila ng sarili niyong suka. Ayan yan. Di ba? Yun ang tingin ko sa inyo.
Pero yung mga palipadhangin nyo na indirect, hindi mo ako mapagsasalita ng pangit against sa tao na hindi naman siya nagsasalita. Ngayon, sabihin mo kung yan sa taong sinasayo mo, mag-live siya. Maglabas siya ng video na nagsasalita na siya ng pangit sa akin. Doon, pwede ko siya ibuhol sa iyo. Yan. O, gawin mo kung talagang tunay. Oh. Di ba? Sital Daily, shout out po Sir Francis. Ako po, nakatira ako sa Mangilala, Tangtangan, South Cotabato. Shout out yung mga taga Cotabato. Oh. Yan. Dolores Lumanog. Yes, exactly. Yes. Yung mga basher na yan, ang tingin ko sa kanila, yung mga asong galisin na naglalakad sa kalsada, yung parang may ketong. O, tapos yung dumidila ng suka kung minsan itay pa. Yun sila. Oo. Ay, hindi nila ako kaya kahit magtutuwad sila dyan, magtumbling-tumbling sila dyan, hindi nila ako kaya. Oo. Kahit anong mga pangalan yung pagsasabihin nila, hindi nila tayo mapagsasalita ng pangit doon sa tao niyo. Kasi indirect yan eh. Yan ay indirect. Pero kung totoo yung sinasabi mo, mag-video ka mo. Yung mga pangalang sinasabi mo dyan, mag-video ka mo sila na nagsasalita sila ng pangit. Tignan ko lang kung hindi ko sila i-bowl sa pagmamukha mo. Ayun yun. Pero pagka indirect, ah, wala tayong magagawa dyan. Baga, hindi natin papatulan yan. Ang tingin ko dyan ay asong kitungin. Lenny Malete Valenzuela, nagpa-star. Mainggit ka na laan dito. Walang papansin sa yung gunggong ka. Ayan. Si Jenny Quinto, abay na andyan. Tama, sir, yes. Kasi indirect eh. Ngayon, kapag nagsalita ako ng pangit dun sa tao na yon na sinasabi nila, ako yung nag-violate. Eh, wala naman sinabi sa akin eh. Indirect eh. O, di ba? Ngayon, ang tingin ko dyan kasi sa kanilang lahat na yan, yung mga basher, sila'y para mga asong kitungin. Yung the moment na lumabas, mga kapatid ha, the moment na lumabas yung aking kanang paa sa kulungan, dinilaan na lahat ng basher yung kanilang mga suka, pati kanilang tae. Dinilaan na nila. Correct, Bon? Correct. Oh, yun yun. Hindi nila matanggap. Eh, bakit hindi nyo matanggap? Hindi nyo ako kaya. Diba? Nagtulong-tulong na kayong lahat. Kinaya nyo ba ako? Ay, hindi. Okay, daan-daang kaso ipinatong nyo sa akin eh. May nag-materialize ba? Ay, wala. Yung taong sinasabi mo, hindi nga nagpakita sa korte yan eh. Putang kapal nung ebidensya eh. Nadala-dala ng abogado ko at isasamukha sa kanya eh. Hindi nagpakita. Natakaw. Diba? Oh. Mabuti na lang at ako'y nagpatawad na. Ay kung hindi, di pinagbubweltahan ko lahat yan. Ay tignan ko kung hindi naubos lahat na perwisyo lahat sila. Oh. Pero nahahawak pa ng abogado ko, anytime pwede pa namin ipile. Pero sabi ko, huwag na. Annalisa Byron Paderes. Akay Belen Nambong. Parang pa-star. Oh. Diba? Ang tingin ko dyan, yan, ilan lang naman yan. Mga pito. Ako, tingin ko sa inyong mga basher kayo, ano eh. Para lang kayong mga asong may ketong, yung galising aso naglalakad sa kalsada. Wala kayong magagawa, hindi nyo ako kaya. Magtutuwad man kayo dyan, di nyo ako kaya. Yan ang totoo. No? Kahit magtatumbling kayo dyan, magotcheres, hindi nyo ako kaya. O, maniwala kayo. O, di nakak yung aking page. O, eto, monetize agad to. 3 oras lang na monetize ko agad tong Facebook ko. O, etong ihak nyo uli, kung kaya nyo. Enip, Epe, Onade, ayun yun. May mga taong ano eh. Oh, eto isa to. Ang mukha nito yung kamukha nung ano, yung parang hapon ba yun na ano, na vlogger. Ayan o. Kamukha yung mga itsura eh. Ay, inako. Di nyo ako kaya. Marami akong pera. Araw-araw dahil kong binibigyan. No? Oh, kayo, ano nagawa nyo? Wala. Di ba? Diyan ka na lang. Diyan na lang kayo. Yan lang ang kaya nyo gawin. Yung mag-comment dyan.
Oh, yan, yan. Diyan lang kayo. Comment. Sige. Type. Copy paste. Comment. Yan. Ganyan lang. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ay di sinong napagod, eh di ikaw, gonggong. Ah, di ba? Di ba? Eh sinong napagod, eh di ikaw, gonggong. Kigil na, kigil na. Di ba? Ay, dog naman. Yun naman pala guys ang gusto ni Sir Francis Leo Marcos dun sa kanyang letter. So, memories ang kanyang hinahabol dun kaya kanyang binili. At saka dito guys, ano makapansin mo, napakaganda ng kanyang sinabi dito sa mga basher na niya. So, dapat huwag kayo yung indirect. So, dapat diretso yung pagtuntun nyo kay Sir Francis Leo Marcos. So, dapat diretso sa kanya, hindi yung pahampiyaw-piyaw at saka gumagamit ng kung ano-ano mga pangalan. So guys, kung nagustuhan nyo yung video ito, so don't forget to subscribe and click na rin notification bell para updated ka sa ating mga next FLM updates. Peace.